imagine yung pinagdadaanan ni Maria Clara na deep inside sinisisi yung sarili niya. She's protecting everybody at the expense of her own sanity. So, alam mo yun, parang nakakabaliw yung ganung situation. Buhay pala si Basilio! Hello guys, happy Monday sa lahat. Kakabalik lang natin and inubo ko ngayon kaya meron akong inumin dito. baka inum ako maya-maya habang nanonood ng Maria Clara at Ibarra. Anyway guys, thank you for being here. Yeah, last week grabe ang mga ganap sa MCI. Lalo na yung scene ni Ibarra, yung nasa pulpit siya tapos may sinasabi siya doon. Grabe yung impact noon and trending sa Twitter, kahit sa Facebook, pinag-uusapan, lahat na. So ayan, this week naman, inaasahan din natin yung mga ganap na grabe kasi nga nagsimula nang mag-escalate, di ba? And sunod-sunod na yan. So ayun, bago ang lahat, shoutouts muna tayo. Meron tayong 5 tao na may magandang comment dun sa last na video natin. And of course, actually marami pang iba, kaya lang wala tayong time. So 5 tao lang yung pinili natin. And ito yung mga top comments. So first off is from Andrew Mendoza. Sabi niya, "This deserved a standing ovation from all of us. Although this part is not in the book, it awakened the nationalism in me. Pinaalab niya ang damdamin ko para sa inang bayan. Kudos, Dennis Trillo, in this episode. I truly love MCI from start to this point and for sure until the end. This series deserves multiple awards, period. I love you, GMA. Thanks, Nephi, for journeying with us through this novel." Thank you so much din. I love your comment kasi natumbok mo. Wala nga sa libro yung nangyari doon. Kasi nga, naging epekto na rin siguro yun ni Clay bilang nandun siya sa libro or sa kwento. Kaya may mga bagay-bagay na naiba. And isa na doon ang naging palaban si Maria Clara, di ba? And ayun din, si Ibarra ay naging palaban na rin lalo. So yeah, thank you so much for your comment, Andrew. Next comment natin is from katinang likod ko. From J-Rom. Sabi ni J-Rom, "Nakaka-proud yung GMA7. Sila lang yung may kayang lumikha ng mga ganitong programa. Isa ito sa teleseryeng pwede nating ipagmalaki sa buong mundo. Congratulations to all casts and staffs of MCI at GMA7. Iba kayo. You always surprised us." Totoo yan. Kaya sobrang pasasalamat ko talaga sa mga writers and even the director and all the people behind this series. Kasi sobrang ganda niya and hindi ko talaga babawiin yung sinabi ko na ito yung pinakamagandang teleserye na nakita ko. So ayan, maraming salamat sa iyo, Jerome. Next comment is from I Am a TV Fan. Ayan. Sabi niya, "Powerful, compelling, riveting." Oh, grabe yung comment niya. Ang smart ni ano, I Am TV Fan mag-ano comment, no? Medyo mabaw yung comment niya. So, sabi niya lang dito, basahin natin yung ilang sentences lang. "I read that it was a one take sequence." Totoo yan. Narinig ko rin yun, one take lang yun, yung kay Ibarra. "Woo. I'm pretty sure that it was a part of, if I was part of the production team filming this scene, I will be extraordinarily proud to be a first-hand watcher." Siguro to. Ayan. So, ayan, maraming salamat ha. I Am a TV Fan. Palaging napi-feature yung comic niya kasi ang ganda and marami nagda-like. Okay, next comment natin is from Aldrin Oscar Lozana. Sabi niya, "I was trembling while watching this episode. Pagiging Pinoy ay iba. Pero sana makabangon tayo sa kahirapan at magtulungan imbis na mag-apakan. Indeed, Sir Nephi, nakakaiyak at nakakadala ang acting at linya ng bawat bitaw ni Ginoong Dennis Trillo. Salute to the writers. Can't wait for next week's episode. God bless Sir Nephi." Thank you sa'yo, Aldrin Oscar. And yeah, I really appreciate the acting of Dennis Trillo. Sobrang effective, sobrang nakaka-move, and nakakapag-alab ng sense of nationalism ng mga tao. Okay, last comment na i-feature natin, si Cesar Makapagal. Sabi niya, "Oh my God! Grabe yung exclamation marks, ang dami. Nabago ni Clay ang kwento. Omsim, legit. 100% kasi wala yung scene na yan sa simbahan sa Noli.
sa noli eh. A scene that truly brings lesson to the viewers para mamulat tayong lahat. Ayan. Ang haba ng comment actually, pero kakat na lang natin. Maraming salamat sa iyo, Cesar Makapagal. Totoo yan. Nabago nga ni Clara yung takbo ng kwento. And I still believe na mangyayari pa rin yung mga dapat maganap, yung mga major events sa kwento. Yun nga lang, may mga pasikot-sikot lang kasi gawa nga ng ginawa ni Clara na nireinforce niya ang mga tao doon. So, ayan guys, I think we are ready for episode 71. Grabe, biruin nyo, 71 na tayo. Manapit tayo mag 100 kasi alam ko 100 episodes tong MCIA. So, yeah, panoorin na natin to. Okay, ready? Go. Mayroong mahalagang hinihiling si Padre Salvi, ang iyong mga liham. Kapalit ng liham ng aking ina. Kapag hindi ko ramining iyong mga liham sa kanya, mawawasak at mapapahiya sa lahat ng mga tao, pabatang ninong. Grabe, sobrang evil ni Padre Salvi, no? For him to do that. And ano yun ha, kahit may gusto siya kay Maria Clara, natitiis niyang naghihirap si Maria Clara para lang talaga mapush yung kagustuhan niya na hindi sila magkatuluyan ni Ibarra. Pero sobrang selfish niya dun sa part na yun, di ba? Kaya nakakagigil. And kaya, ano pala, congrats pala kay Juancho. Nanalo yata siya ng award for his role as Padre Salvi. So, anyway, sorry guys, nakat ko kayo. Okay, diretso na tayo. Sayang lamang tayo ng panahon na magbasa sa mga liham ni Crisostomo Ibarra. Padre, ang panulat ni Señor Ibarra, halos ganito ang inyong panulat. Nakita niyo na, si Gerard Paris. Si Ibarra ay isang traidor inyong ipagtumpara. Magkaparehas ang panulat ng dalawang liham ni Liba. Kaya sigurado ako na si Crisostomo Ibarra talaga ang may gawa niya. Nararamdaman ko, anak ko. Nandito si Crispin! Nakita na ang mukha! Kanino bang kay? Nagnas na nga po ang mukha at katawan. Si Crispin nga ito! Kailangan mo nang tumakas ngayon din. Pagkat maya-maya lamang, may darating ang magwa sa iyo upang dapin ka. At sa anong dalilan? Bilang pinuno ng mangyayari ng himagsikan. Ngunit wala akong kinalaman sa himagsikan na yan! Itasin niyo naman ang kamay! Bilang pagsuko! Baba, albas! Fuego! Kilala mo ba ang pangalan na nakasulat at nakalagdag rito? Siya ang lolo ng aking ama. Si Don Pedro, ang sumira sa dangal ng aking ninuno. Siya ang dahilan kung kaya nawasak at naghirap ang aking buong angkan. Wait, grabe yung lesson na nakuha natin dito, no? Si Elias, actually yung pamilya niya, kinasusuklaman ang pamilya ni Ibarra. Kasi nga, sila yung nagpahirap, di ba? Pero nakita natin dito na tinulungan pa rin ni Elias si Ibarra. Hindi lang dahil may utang na loob siya kay Ibarra, kundi dahil sinet aside niya yung mga ganung kahit malalim na grudge dahil sa pagmamahal nila sa bansa. Yung pareho sila ng goal dito eh, na matulungan yung bansa. So, wala lang, nakaka-move lang na malaman na kahit ganun ka grabe yung parang puot na binigay ng pamilya ni Ibarra kay Elias, nagawa pa rin ni Elias sa tulungan siya. All because of the love for the country. So, sana ganun din tayo, di ba? Nakit namin sa kasong sitwasyon. Ibabanin niyo ang inyong mga armas, lalo na't nais kong patunayan sa inyo na pawang kalokohan ang mga binibintang ninyo sa akin. Kailangan ko ang tulong mo. Nawawala si Ate Sisa. Tapos si Sir Ibarra, hinuli ng mga gwardiya sibil at ng alferes. Por qué os habéis parado? Nawawala ang senyor, pati na ang aking baril. Como? Maldiciones! Pronto! Puskanlo! Ako na, Braido Leos! Pa-ending na po ba? Kabisado ko ang nolimitang hire. Pero hindi ang versyon ng kwento na ginawa mo. Hindi ko na rin alam. San Diego! Sir Ibarra? Makinig kayong lahat. Ang bayang ito ay may cancer. Isang malubhang sakit. Kaya ngayon ay oras lang para ialay ko sa simbahan na ito. Mabigyan natin ng lunas. Parang awan niyo na, San Diego. Damayan ninyo ako! Dibigin niyo kami ng mga ninakawan ng kapangyarihan. Dinggin nyo kami! Dinggin nyo kami! Dinggin nyo kami! Dinggin nyo kami! Grabe yan, kinilibutan ako dyan. And alam ko marami sa inyo din ang nakaka-relate na yung nakilibutan tayo. Kasi totoo naman, sobrang grabe yung impact nun. And it's so applicable kahit ngayon sa panahon natin. Yung dinggin nyo kami. So, grabe. Tinggi kayo! Tinggi kayo!
itigil niya ang sarap ang mga guwan ni Sibin. Tumigil kami! Tumigil kayo, mga krefi! Sinabi na magsitigil kayo at malayin kayo! Tila narinig niyo na ang aking panalangin. Itigil mo na yan. Kung hindi mo ibig ang iyong kamatayan. Ngunit tayo ay mga magkakababayan. Mga kapwa Pilipino! Ang palabas. Kung hindi kayo magsisimba, magsiuwi na kayo. Kung hindi, ipadadakip ko kayo. Ang ganda na naman ng musical scoring, no? Kung hindi niyo napapansin, makabayan din yung tunog na to. So, wala, grabe. Lahat talaga ng aspeto, ng detalye sa telesery na to, maganda. Dapat malungkot, senyorita. Dahil grasya sa iyong tulong at tuluyan ng nakumbara ng maskara, ang ereje at pilibustero na iyon. May mga itinatago kang mga liham ni Crisostomo Ibarra. Nais ko makuha yun sa iyo. At bakit yun naman ho hinahangad ang mga liham ni Crisostomo? Pinabalaan kita, Maria. Kapag wala pa sa akin, mga liham ng iyong nobyo. Pag sumapit ang tiyo, mapipilitan akong gawin ang nararapat. Malalantad sa lahat ang bawang mo ng iyong pamilya. Hindi lang pala niya hangad na wasakin ang simbahan. Nais niya rin palang pabagsakin ang ating pamahalaan. Sa kanyang pagkakasala,
iniiyak ko, kamatayan ang magiging kapalit ng kanyang pagiging kristyano. At bukod sa mga binulalas niyang salita sa sambayanan ng San Diego, ang iyong liham, ang mga ibinigay mo sa akin, Maria, ang naging susi sa kanyang kapahamakan. Kaya muchas gracias, Maria. Grabe, di mo niya talaga siya, no? Kasi parang tinatorture niya dito si Maria Clara, na parang to put the blame on her, di ba? Kasi galing sa kanya yung sulat. So, ganun kagrabe tong pari na to. Ibang level ang kademonyoan niya. Muchas gracias, eh. Padre. Wala man lang ako natatandaan na sumulat sa akin ang iyang eh, kasi sira ko. Tiyak ko ang kanyang pakay ko kahit ginawa niyo. Dahil gusto niyang maghanap ng mga bagay na subversibo. Kahit huwag kang mag-alala. Dahil nakukunawaan ko yun. Maria! Dito ka lang umuwi ng nanay. Kahit anong mangyari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispin at umuwi tayo sa ating damba, ha? Tama. Magsasama-sama nga tayo sa ating tahanan, mga anak ko. Sisa, kailangan natin malis. Marahil sa mga oras na ito, hinahanap na ako ng mga gwardiya sibil. Si Basilio. Darating ba dito si Basilio? Sisa, di mo ba ako narinig? Sasama ka ba sa akin o ba iiwan ka na lamang rito? Basilio? Sisa! Inantay ka na namin dito ni Crispin. Sisa! Basilio! Tayo na! Basilio! Sisa, tayo na! Basilio! Itigil mo na yan! Iwan mo kami! Tayo na, Sisa. Iwan mo kami! Iwan mo kami! Deserve niyo yung sampal na yun talaga. Napakawalang yan ang tatay na to eh. After niya iniwan yung mag-ina niya, tapos ngayon kukunin pa niya si, ano dyan, si Sisa dyan. Eh, siya lang naman yung inahabol ng mga gwardiya sibil kasi siya yung nagkasala. Idadamay pa niya si Sisa, na for sure papabayaan na naman niya. Kasi sugalero nga siya, diba? So, deserve mo yung sampal na yan. Ulang pa nga yun. Tigil mo yun, tayo na. Iwan mo kami. Tayo na. Iwan mo kami. 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 Anak. Tulog na. Tulog na. Grabe, sabi nakakalungkot to. Eksena na to. Grabe yung pagmamahal ni Sisa sa mga anak niya, no?
Kahit nabaliw-baliw na siya, alam mong grabe yung concern niya sa mga anak niya. Mga dong, sino ang nasa bahay ni Ibarra? Ang mga gamit niya nasaan? Nandun si Señorita Clay. Si Mio. Alay na. Ito na ba lahat ng gamit? Oo yata. Bigla na kasing dumating yung mga gwardiya sibil nung nag-walk out ka. Ay, ito na naman yung baril! Okay na ito. Batid ko babalik pa ang mga gwardiya sibil upang haluin ng bahay. Titi ako. Kahit puwet ng baso, ay maaari nilang gamitin. Matiin lamang ang senyor. Kailangan na natin magmadali. Tapusin na natin ito. Sandali. Malinaw sa akin kung bakit nais ko tulungan ang aking amigo. Ngunit ikaw, ano ang iyong kadahilanan, piloto? Oo nga. Bakit tumutulong ka ulit? Matapos ang naganap sa inyong dalawa ni Sir Ibarra kanina? Kung magiging matagumpay ang laban na ito, kailangan isang tabi ang iyong sarili at ang iyong nakaraan para sa hinaharap ng bayan na ito. Wala na tayong oras. Magmadali na tayo. Primo, baka naman may magagawa ka. Hindi ba kaibigan mo ang arsobispo? Kaibigan mo yung kapitan general? Baka naman may kilala ka sa Maynila na maaari makatulong sa kanila. Utang na loob, tulungan mo sila, Primo, pati na si Crisostomo. Wala nang lunas ang lahat. Ano sinasabi mo? Hindi ko inakala na isang papel lamang ang magiging mitsa ng malayong buhay ni Crisostomo. Wala akong magawa. Ako'y tila isang instrumento na mga kontrabida sa isang istorya. Na kami ay mga tauhan lamang sa isang kwento? Na ang ninong ko ang kontrabida at kasama dito? Hindi mabuting tao si Padre Damaso. Malupit siya, Senyorita. Baka kakunsyaban niya pa yung isang paring panon, si Padre Sandy. Gusto na. Parang awang mo na. Wala ka rin ang gagawa. Tama na. Wala na. Wala na.
niyo imagine yung pinagdadaanan ni Maria Clara na deep inside sinisisi yung sarili niya kasi 'di ba parang siya yung naging dahilan paano naging paano nahuli si Ibarra or nadiin si Ibarra, pero hindi niya rin yun masabi sa sarili niyang tatay tsaka kay kay Tia Isabel kasi 'di ba so ang hirap noon, parang she is caught in between na wala siyang mapagsabihan kasi hindi rin pwede, alam mo yun. She is protecting everybody at the expense of her own sanity, so alam mo yun, parang nakakabaliw yung ganung situation. Grabe. Pag-asang liwanag ng San Diego ay nilambungan ng kadiliman. Liwanag ng ating kamalayan ay ibinaon ng dilim sa payak na libingan. Kapisan ng luha ang malugkot na katwiran. Anong pag-asa ang maiiwan sa mga taong nagtaksil sa pangako tinuran? Subalit ay di ilan na hindi takot sa pagsuko ng dilim. Pagkos, ito'y buong puso nilang sasalubungin. Kay pait naman na ang aking kapalaran ang di masilayan ang pagmulat ng aking bayan. Naway ang liwanag na binaon ay muling
matutuklasan ng mga kabataang ang hangad ay isang dakilang kalayaan. Nay! Nanay! So namatay si... hindi namatay. Parang may nangyari kay Pilosopong Tasyo. And grabe yung mga sinasabi niyo dun, no? Malaman. Tsaka malalim. Nay! Nay! Ala! Silio! Si ba Silio? Ala! Silio! Silio! Pinabangunod ka na naman bata ka. Ingat. Kuha kita ng raso ng tubig kung mayos masangka. Salamat po, Mang Talis. Mang Talis yung kumukup ko sa kanya. Nabubulol ako, sorry guys. Buhay pala si Basilio. Oh, freak! Grabe, may pasabog na naman bago, guys. Maaari bang bago tayo umalis ay makausap ko muna ang aking asawa? Asawa? Babang sumakit ang iyong pa, Basilio? Opo. Ngunit kakayanin ko naman ho, Mang Talis. Nang masanay na rin ho ang mga pa ko, masilahin ko huli ang aking nanay. Pinaguhuli ni Alferez ang lahat na tao na may kaugnayan kay Don Crisostomo? Si Don Fidel, ang guro ng eskwela. Pati ba tayo dadakpin din? Mabuti nang nakakasiguro, lalo ka na, Santiago. Kung ayos yung umalis sila, Tia Isabel, Papa, wala akong ahad lang. Basta dito lamang ako sa bayan ng San Diego, kapiling ni Crisostomo. Ang tapang ni Maria, no? Grabe yung ano niya kay Crisostomo. Oh my gosh, grabe yung pasabog today guys. Monday na Monday, isa sa malaking pasabog, yung si Basilio, buhay. And sana magkita sila ng nanay niya na si Sisa. Sana hindi pa huli ang lahat. And grabe, paghuhulihin sila. Yung lahat na may connection kay Ibarra, huhulihin. Abangan natin yan bukas and sa mga susunod na araw. And of course, alamin natin kung anong mangyayari doon sa kay Ibarra na nasa kulungan and of course kay Maria Clara na ayaw umalis kahit dadakbin na yung mga may kinalaman kay Ibarra. Okay guys, ayun, maraming salamat. Thank you so much for watching. Nabubulol ako talaga kasi hindi maganda yung dalamunan ko. Anyway guys, thank you once again and shoutout pala sa mga OFWs na palaging nanonood sa atin and of course ang mga kababayan natin sa Pilipinas na masugid talagang nanonood din sa ating reaction videos. Thank you so much and see you again tomorrow for episode 72 ng Maria Clara Tibara. Bye!